Yan, so guys, nandito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. So ito yung mga nakaraang araw, dito nagra-rally yung mga KOJC, mga Duterte supporter, at mga maisog, hakbang ng maisog. So ngayon, ito na ang itsura ng Liwasang Bonifacio. Napaka-aliwalas na. Ayan. So yung mga informal settler, balik na naman. So nawala na lang yung maiingay dito sa area. Wala, bago pala umalis yung mga nag-rally, nag-iwan muna pala sila dito ng basura. Ayan. So mapansin natin dito nila pala tinatambak yung basura. Kasi sabi nila, di ba, bago daw sila umalis, maglilinis muna. So ito yung mga iniwan nila mga kalato, ayan o, yung mga pagkain, baso, ayan mga iniwan nila bago sila umalis dito sa Liwasang Bonifacio. So, yan, so sa Liwasang Bonifacio, matatanaw po natin yung Philippine Post Office, kaya lang hindi pa rin po nare-renovate. Yan, so dahil sa basura, naamoy natin talaga ang baho. Baho talaga ng basura, grabe. Yan, hindi kasi inayos. So ito na yung itsura ng Liwasang Bonifacio. Balik ulit sa normal. Yan, dito yung mga kababayan natin naliligo. Yan, akala ko babalik pa sila pero sa tingin ko mukhang hindi na sila babalik. Yan, meron sa ating nag-comment, sabi daw, kaya lang muna daw nahinto ang rally dito sa Liwasang Bonifacio dahil meron daw tinanim na bomba. Ayan, kaya nagsiatras muna daw yung mga KOJC, mga DDS supporter at hakbang ng maisog. Pero dapat kung meron nakatanim na bomba kagahapon, di dapat nandito pa rin sila. So ito yung unang araw na nahinto yung rally at wala na pong nagra-rally dito sa Liwasang Bonifacio. So kamustahin natin yung mga ating basher na nag-comment sa atin. Mag-shoutout muna tayo sa kanila na pinagmamalaki nila itong Liwasang Bonifacio at nagkaroon sila ng rally dito. Yan, shoutout muna natin sila. Yan, so unang kakamustahin muna natin ang ating unang basher ay si Benito Ranke. Ayan, kaya daw wala daw ditong rally for safety muna kasi may bomb threat. Ayan, hindi ko na babanggitin. Kung pumutok yon kahapon, diyan pati ikaw damay. Ayan yung sabi ni Sir Benito. Ayan, ayan yung comment niya sa atin. Kaya salamat sa comment ni Sir at na papabisita siya, ayan, para i-message yung comment niya. Ayan, bigyan natin ng pagkakataon. Ayan, salamat sir sa pag-message nyo at tagumpay yung sinasabi mo ha, na natakot talaga yung mga KOJC at umatras na, pero sa ngayon wala pa rin, hindi pa rin bumabalik, di ba? Dapat kung kahapon lang yun, di dapat nagsibalikan na sila. Ayan, tapos next natin si MJ Lerpedo. Ayan. Huy, sana blank, sana magising ka. Malaki ba ang bayad sa iyo? Ayan, malulupit yung mga sinabi niya. Ayan. Ipo-post na lang natin dito yung sinabi niya, 'di ba? Hello, hindi tayo nagpapabayad. Kung nagpapabayad tayo, di sana mayaman na tayo, mukha ba tayong big time para lang mag-vlog. Baka kayo yung binabayaran kaya natigil din yung pagrarally dito kasi wala nang pondo. Ayan, so pasalamatan din natin sa pag-message si MJ Lerpedo. Ayan ha, ipopost na lang natin dito sa ating off record etong nag-comment sa atin. Ayan, para pasikatin naman natin, di ba? Kasi mga solid mga Duterte supporters. Siyempre, tayo naman may sariling supporter. Kung sino nakaupo, susuportahan natin. Hindi tayo magiging one-sided
So yan, next naman natin ay si Yen. Ayan, isa din sa nag-message sa atin dahil dito sa kaganapan sa Liwasang Bonifacio about doon sa rally ng Maisog at saka KOJC. Yan, so ito yung message ni Yen May. Sino ba nagsabi na pa-yell rally ginagawa nila? Kawawa ka naman, isa kang blank. Ayusin mo yung script mo para kapa ni paniwala. Wow. Ayan, sabi niya, ang mga Ensenada vloggers talaga ay mga AI. Yan, mga AI daw. Pero, di ba, si Maharlika namigay dito ng Ensenada, di ba? Pinagbibigyan itong mga realista. So, baka ito, isa sa Ma'am Yen na nabigyan ng Ensenada dito. Pero ako din, yung pumunta din ako dito, nabigyan ako ng Ensenada. Kaya nagpapasalamat ako kay Maharlika na isa ako na sa naabutan ng Ensenada. Ayan si ate, yan. Gusto mo bigyan pa kita ng napakaraming Ensenada para matahimik ka lang eh. Sunod naman natin pasalamatan si Eddie Borja. Ayan, nag-message din sa atin. Galingan mo, wala kang bayad dyan. Ipagtanggol mo ang amo mong. Ayan, blank. Oo sir, wala po akong bayad dito kaya nagsiserve ako bilang isang independent vlogger. Kaya natutuwa ako sa mga nangyayari ngayon at saka sa mga iyakin mga DTS supporter ngayon at saka sa mga KOJC na pinapagtanggol nila yung kanilang puon na kahit na nakasuhan, okay pa rin, pagtanggol pa rin nila, diba? Kaya malalaman na lang natin yan sa korte kung anong mangyayari sa kanya. Kaya support pa mora at suporta pa sa mga bagong makaliwa. Ayan. So yun lang muna yung ating shoutout ngayon sa ating mga maubuting basher dyan sa paligid at sa mga supporter na mga BBBM. Ayan, ingat din po kayo lagi. Go, fight lang tayo sa tama. Huwag tayong papauto dito sa mga, ewan ko ba, parang hindi mapakali at hat na hat maupo sa pwesto at ano nang pinagkakalat-kalat. Hindi na lang tumulong sa ating bansa para naman at least kahit na tagilid sila, at least ginagawa nila yung tungkulin nila, hindi yung puro paninira na lang ginagawa nila na kahit bagyo, paninira pa rin imbis na tumulong sa mga kababayan natin. So, eto tinutulungan na lang nila yung pondo, binibigay na lang sa pag-rally-rally, diba? Kung tinulungan nila yung mga kababayan natin, at least umayos pa yung kanilang buhay. Ayan, paano na tong mga nagrarally dito? Di wala na. Wala ng pera. Wala ng income. Sayang lang din. Sayang din yung perang binigay ninyo sa kanila, diba? Kaya kung gusto nyo talagang tumulong sa mga Pilipino at mahirap, mas maganda na idaan nyo na lang sa korte, tapos yung mga taong pinapunta nyo dito, dapat binigyan nyo na lang ng hanap buhay. At least nakatulong pa kayo sa kanila, diba? So yun lang muna mga kababayan. So napadaan tayo dito sa Liwasang Bonifacio at ito napakatahimik na po. Wala na pong nag-rally kahit ni isa. Ayan. So siguro isa din ang dahilan kung bakit sumuko si Kebs. Dahil namimiss niya na ang Chooks to Go. Kaya ayun, sumuko siya dahil kay Chooks to Go. Kahit walang sauce, napakasarap talaga ang Chooks to Go. Ayan. Kaya nagutom si Kebs, kaya lumabas na lang at sumuko. Ayaw niya kasing umamin na nagpahuli kay Chooks to Go eh. Kaya sumuko na lang. Ayan. Kaya nahuli din ang kanyang pagsuko. Kasi wala na siyang malalabasan eh. Sasarap ba naman ang Chooks to Go eh, 'di ba? Na mapapasuko ka talaga. So ayan lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mali natin ang Pilipinas. Ito po ulit si JR Doria TV. Yan. Ingat-ingat po. God bless.